Yung tipong kailangan mong gumising sa umaga, tapos may nararamdaman kang ganto. Kailangan mo talagang bumangon. At kailangan mo talagang paniwalaan yung mga kasabihan. Yung mga pinaniwalaang gamot. Sabi ng matatanda, kapag nakakaramdam ka daw ng ganito, kailangan mong unang-unang gawin ay magpakulo ng tubig at inumin sa umaga. Kailangan daw ang tubig na inumin ay bago sa alok o galing sa gripo. Huwag daw po yung nakalagay sa mga container. Yun daw po ang pinakamabisang panggamot. At isa din daw po sa pinakamagandang gamot dito ay uminom ng tsaa. Kailangan daw po yung tsaa ay unang-unang katas. Huwag daw po ibabad mabuti. Kailangan daw po hindi mapait. Kailangan daw po kainin po yung mga tirang pagkain. Baka nga po nagtatampo ang kalikasan dahil hindi inuubos ang pagkain sa rib, kaya daw po nakakaramdam tayo ng ganito. Kaya kailangan kung ano yung mga natira at nakalagay sa storage natin at sa rib, yun daw po dapat mo nang unang unahin kainin para mawala daw po yung gantong nararamdaman. Sabi din ng matatanda, initin ng maayos ang pagkain. Kailangan po mainit na mainit para mawala daw po yung mga bakterya yung nagpapanis po sa pagkain. Kailangan daw po ihilera ng maayos ang mga kubyerto sa lamesa at ang pagkain para mas maganda daw po ang grasya at mas madaling mahilom po yung ganitong nararamdaman. Pagkatapos daw po kumain, huwag daw po iinom ng malamig. Kailangan daw po mas maraming mainit na tubig. At sa makabagong paniniwala po, kapag nakakaramdam daw po ng ganito, uminom po ng tubig at lagyan po ng konting baking soda. At kung hindi pa rin po gumagana ang mga sinabi ko po kanina, kailangan daw po magpagulong po ng malamig na bato sa tiyan para mawala daw po yung bigat na nararamdaman. Ilagay daw po yung bato sa tiyan hanggang sa makatulog po kayo. Huwag pong masyadong mabigat, ah.
At kung hindi pa rin po gumagana ang makaluma at mga bagong mga natural na gamot o may halong gamot o inorganic na gamot o anong klaseng gamot pa yan, ay kailangan daw po mag-ehersisyo para lumabas daw po talaga yung gantong bigat na nararamdaman. Kailangan daw pong i-push mabuti ang inyong lakas para mailabas po yung gantong nararamdaman. At ang isa sa pinakamabisa daw po na paraan, natural na paraan, ay magpakulo daw po ng tubig. Magpakulo po ng tubig. Kailangan mainit na mainit. At magsuob po. Ibig sabihin po ng suob, ilagay po sa kulob na lugar na tela at doon po kayo magkulong para daw po kayo pagpawisan. Sabi ng nanay ko po noon, baka nauusog daw po ako kapag nakakaramdam ako ng ganito. Kailangan ko daw po magpalaway sa mga matatanda sa tiyan. Kailangan daw po yung matatanda, busog, para iwas usog daw po. Pero pag gutom po, lalo pong sasamaan yung pakaramdam. Pero inisip ko, napaka pwede naman sarili natin. Total, busog naman ako eh, kaya susubukan ko na rin. Isa din po sa pinakamabisang paraan daw ay maglakad sa labas. Enjoy po ang kalikasan o basta sa tahimik na lugar. Hindi naman po dapat kalikasan sa mga tao. Kailangan daw po ilabang niyo po ang sarili niyo. Minsan daw po, kusa na lang daw po itong mawawala. Pero subukan daw po siyempre natin lahat-lahat. Ang lahat-lahat po ng paraan. Diba? Wala nang po mawawala sa atin eh.